Narito ang malinaw na sinyales na ikaw ay papalapit na sa pag-asenso kapag palagi mo nang nakikita ang mga insektong ito. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Ang aking video ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon, mga simbolo, mga kahulugan ng panaginip, mga maswerteng numero at zodiac signs. Ang lahat ng ito ay gabay lamang at base sa mga eksperto at astrolohiya. Tanging bituin lamang ang nagbigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Palagi niyong tatandaan na mas malakas ang paniniwala dapat natin sa Panginoon upang lalo pa tayong gabayan sa ating araw-araw na tungkulin. At lagi mong tatandaan na sa ating mga kamay, pagsisikap, kabutihan sa kapwa ang siyang magpapaunlad sa atin. Kung sa tingin mo ay hindi para sa iyo ang mga ibabahagi ko, ay maaari mo nang i-skip ang videong ito. Alam mo ba na kapag palagi mo nang nakikita ang mga insektong ito, patunay lamang na ito ay isang malinaw na sinyales na malapit ka na sa pagyaman. Ano-ano nga ba ang mga insektong ito na nagbibigay simbolo na ikaw ay malapit na sa pagyaman? Ang unang sinyales ito ay ang palagi ka nang nakakakita ng mga puting paru-paro lalong-lalo na sa inyong bahay, sa inyong bakuran. Lalong-lalo na sa tuwing gigising ka ng umaga, bandang alas 6 or alas 7 ng umaga. At agad bubungad sa iyo ang mga paru-parong kulay puti sa inyong bakuran. Alam mo bang ang kulay puting paru-paro ay sumisimbolo ito ng isang malaking halaga ng pera na malapit mo nang mahawakan sa iyong buhay. Ang puting paru-paro ay sumisimbolo ng kaginhawahan, salapi at pagpapatawad. Lalong-lalo na kapag ito ay pumasok pa sa loob ng inyong tahanan, sinyalis ito na mananagana ka na sa buhay sa lalong madaling panahon. Ang pangalawang sinyalis na yayaman ka na, ito ay ang bigla ang pumasok ang paniki sa loob ng inyong kwarto o kaya naman sa kusina. Naranasan mo na ba na napakalinis naman ng inyong bahay at malayo naman kayo sa mga paniki o tirahan ng mga paniki? Nung pagpasok mo sa inyong kwarto at sa kusina, biglaan mong nakitang merong paniki na tumatambay malapit sa inyong kwarto. Alam mo bang nangyari na rin ito sa amin? Hindi lang sa amin kundi sa mga taong nakaranas bago sila yumaman. Alam mo ba mula nung pinasok ng paniki ang aming kwarto, nagbigay ito sa amin ng malaking blessing at gantimpala. Sunod-sunod ang good news at malalaking halaga ng pera ang dumating sa amin nung mga nakaraang taon. Subalit nung una hindi ako naniniwala. Kapag ito ay naranasan mo na, maging magalak ka na dahil napakaswerte mo dahil isa ka sa mapipili na magiging mayaman sa miyembro ng inyong pamilya. Kaya kapag nakakita ka ng paniki na pumasok sa loob ng inyong kwarto or kusina, huwag na huwag mo itong sasaktan, papatayin o kaya naman tatabuyin. Maaaring dahan-dahan mo na lamang itong paaalisin ng walis tambo nang hindi siya nasasaktan. Dahil alam mo bang base sa mga eksperto, kapag ito ay sinaktan mo, maaaring magkakabaliktad ang swerte. Ang pangatlong malinaw na sinyales na yayaman ka na, ito ay ang may pumapasok na mga honeybee sa loob ng inyong tahanan nang hindi mo namamalayan kung saan ito nanggagaling. Alam mo bang marami na rin ang nagpatotoo nito, hindi lamang mga eksperto pati aming mga kakilala at pati na rin sa amin. Mula nung pinapasok ng mga honeybee ang aming tahanan, sunod-sunod ang mga blessing na dumarating sa amin. Hindi lamang sa aming negosyo, kundi maraming opportunity ang mga dumarating sa amin. Kaya napakaswerte mo kapag binibisita ng mga honeybee ang inyong tahanan, lalong-lalo na kung pumapasok pa ito sa loob ng inyong bahay. Napakaswerte ng inyong pamilya kapag nangyari ito dahil ito ay tanda ng isang prosperidad
unlimited money at maraming opportunity ang darating sa inyong buhay. Kaya dapat palakpakan mo na ang inyong sarili dahil malapit na kayo sa pag-asenso. Ang pang-apat na malinaw na signs na yayaman ka na, kapag pinasok ng grasshopper na kulay green ang inyong tahanan. Ang tipaklong or grasshopper ay sumisimbolo ng isang malaking halaga ng pera o pagbabagong magaganap sa inyong buhay. Ang tipaklong ay sumisimbolo ng new beginning, opportunity, abundance, and good luck. Lalong-lalo na kung ang kulay nito ay pure green or kaya naman purong berde ang kulay ng tipaklong. Ang berdeng kulay ng tipaklong sumisimbolo ito ng money. Base sa mga Chinese experts, ang tipaklong malaki ang naidudulot nitong kaginhawahan sa buhay ng pamilya, lalong-lalo na kung ito ay pumapasok sa loob ng bahay. Ano nga bang inyong gagawin kapag pinasok kayo ng tipaklong sa loob ng inyong bahay? Dahil alam niyo bang ang tipaklong ay unti-unti itong namamatay kapag hindi ito nakaalis sa loob ng bahay? Dahil alam mo bang sinasabi ng mga eksperto na hindi dapat tumira ang tipaklong sa loob ng inyong bahay dahil maaaring ito ay mamatay ng maagad? Dahil ang environment ng tipaklong ay dapat nasa nature lamang sila. Kapag nasa loob sila ng bahay, unti-unti silang nasusuffocate. At ilang oras lang makalipas nito ay unti-unti na silang mamamatay. Kaya kapag may pumasok na tipaklong sa loob ng inyong bahay, unti-unti mo itong palisin ng walis tambo nang hindi siya nasasaktan para makabalik siya sa kanilang tahanan. Hindi mo dapat sasaktan or papatayin ang tipaklong dahil maghahatid ito ng bad luck. Ang panglimang pinakamaswerteng sinyales, ito ay ang biglaan na lamang na tumitira ang mga itim na langgam sa loob ng inyong tahanan, lalong-lalo na malapit ito sa kusina. Pinaniniwalaan ng mga eksperto sa pagpapayaman na ang itim na langgam ay may hatid itong kaginhawahan, pera, at kayamanan sa loob ng pamilya. Kumpara sa pulang langgam, ang pulang langgam ay karaniwan natin itong nakikita sa loob ng tahanan at ito ay hindi nagbibigay swerte sa ating tahanan. Subalit, kakaiba naman ito sa kulay itim na langgam. Bibihira lamang na pumasok ang itim na langgam sa loob ng tahanan kung kaya't magtataka ka na lamang kung ano nga ba ang ibig nitong ipahiwatig. Ito ang ibig sabihin ng itim na langgam. Kapag biglaan itong tumira sa loob ng inyong bahay, ibig sabihin ay may papalapit ng yumaman sa miyembro ng inyong pamilya. Maaaring ikaw, kung ikaw ang unang makakita nito, ibig sabihin ikaw ang unang yayaman or makakahawak ng milyon-milyon na halaga ng pera sa inyong pamilya. Kaya dapat ka nang magpalakpak sa iyong sarili at pasalamatan ang nalalapit na pag-asenso sa inyong buhay. Ang pang-anim na pinakamaswerteng sinyales na tanda na yayaman ka na o makakahawak ng malaking halaga ng salapi. Alam mo ba na kapag nakakita ka ng tutubi sa loob ng inyong bahay o sa inyong bakuran, ito ay nagpapahiwatig na may paparating sa iyong malaking halaga ng pera. Lalong-lalo na kung ang tutubing ito ay dumapo sa parte ng inyong bagay. Kung kayo ay merong mga kagamitan or bagay na dinapuan ng tutubi, kung sino man ang nagmamay-ari ng kagamitan na ito na kanyang dinapuan, ibig sabihin, yan ang taong makakahawak ng malaking halaga ng salapi. Kaya kung makakita ka ng tutubi na dumapo sa iyong gamit, or kaya naman, biglaan mo itong nakita sa loob ng inyong bahay, sinyales na may paparating na malaking halaga ng salapi.